Puri ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo nang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at tumahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Mga hari, pakinggan ninyo ito at unawain. Mga namamahala sa buong daigdig, pag-aralan ninyo ito. Makinig kayo, mga pinuno ng maraming bansa. Kayo na ang ipinagmamalaki ay ang dami ng inyong mga nasasakupan. Ang pamamahala ninyo ay kaloob ng Panginoon. At ang kapangyarihan mula sa kataas-taasan. Siya ang susuri ng inyong mga gawa at sisiyasat ng inyong mga panukala. Kung sa inyong pagiging tagapamahala ng kanyang kaharian ay hindi kayo magiging tapat kung hindi ninyo susundin ang kautusan. At kung hindi kayo mamumuhay ayon sa kanyang kalooban, madali siyang paririto at parurusahan kayo ng mabigat na parusa. Walang katulad ang bigat ng parusang inilalaan niya sa mga namumuno at makapangyarihan. Ang mga aba ay kahabagan at patatawarin. Ngunit ang mga nasa kapangyarihan ay maigpit na hatulan. Ang Panginoon ng lahat ay hindi natatakot kanino man, gaano man siya kadakila. Siya ang may likha sa lahat, sa dakila at sa aba. Kaya pare-pareho lang ang tingin niya sa lahat. Ngunit mas maigpit ang paghatol niya sa mga nasa kapangyarihan. Kaya, mga hari, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang matuto kayo at nang hindi kayo magkamali. Ito ay mga banal na bagay at kung gagamitin ninyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal. Pag natutunan ninyo ang mga aral na ito, may pagtatanggol ninyo ang inyong sarili sa araw ng paghukom. Kaya nga, pahalagahan ninyo ang aking mga aral. Unawain ninyo ito
at kayo'y matututo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop. Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop. Bigyan ninyong katarungan ang mahihina at ulila, at huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa, ang marapat na tulungay, ang mahina at mahirap. Sa kamay ng masasama, sila'y dapat nailigtas. Magbangong ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop. Ang sabi ko, akayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan. Ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay. Katulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay. Magbangong ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang Diyos ama'y naghangad, lagi tayong pasalamat kaysa ng kanyang anak. Alleluia, 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 sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketungin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila at sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. "Hindi ba 10 ang gumaling?" tanong ni Jesus. "Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Ang Panginoong Diyos ay bukas palad sa ating lahat. At tuwinang tayo po'y magbalik upang patuloy tayong magpasalamat sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Ito po'y gawain araw-araw ng isang sumasampalataya sa Diyos
bilang pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng mga bagay na tinatanggap araw-araw, oras-oras, minuto-minuto, segundo-segundo, ang lahat ay nagmumula sa Diyos. Kaya't ang mamumutawi sa ating labi ay pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob. Sa ating pong ebanghelyo po ngayon, mga kapatid, ang contrast o ang kabalintunaan ng pagpapasalamat bilang pagtanaw ng utang na loob at ang pagiging ingrato na ipinakita ng Siyam at isang bumalik, isa pang Samaritano, isang dayuhan, ang bumalik at nagpatirapa sa paanan ng poong Jesus Nazareno. Sa atin po, mga kapatid, ang pagharap ng 10 mga ketungin, sa unang igla po, ang unang inisyal na pagsigaw po ng mga ketungin ay habag para sila ay limusan. Marahil ang kanilang iniisip ay mayroong ibibigay na pera, salapi, pagkakita nila sa ating poong Jesus Nazareno. Bakit? Pero sa mga sandaling yon, ang pagkasigaw ng mahabag po kayo sa amin. Mahabag po kayo sa amin. Hiyaw nila. Panginoon Jesus, ito karakaraka pong sinabi po ng poong Jesus Nazareno. Umayo kayo at pakita kayo sa mga saserdote. Sa mga sandaling yun ay ang 10 ay nag-alanganin na sa kanilang buhay bilang mga ketungin, sila po'y sumisigaw bago lumapit sa mga grupo ng mga tao. Kami po ay marumi, kami po'y mga ketungin, kahit sila'y lumalayo. Ang isang kalalagayan po ng mga ketungin ay nakahiwalay sa mga normal na komunidad. Sila'y nasa kabundukan, na sila'y mga sa mga look na kung saan ay hindi kasama ang normal na komunidad. Kaya't sila'y etche puera sa komunidad. Bagamat sila ay tinataguri ang mga makasalanan, pero sa mga sandaling ito ng kanilang pagsigaw, paghiling, maring ang paglilimos sapagkat ang trabaho po ng mga ketungin sa panahon po ng ating Panginoong Hesukristo ay mamalimos upang sila'y mabuhay. Kaya sa mga sandaling yon, sila'y nagulantang sapagkat ang sabi po ng poong Jesus Nazareno, umayo kayo, pakita sa mga saserdote. Eh, imposible po kasi hindi po pwedeng ang isang ketungin ay pumunta sa saserdote. Pero ang kaiban ho, sila po'y gumaling na. Ipakita na sila hindi na nga ketungin kaya sila'y papayagan ng muling makasalamuha sa mga normal na komunidad o pamayanan ng Israel sa Jerusalem. Ganito, at kung paano po tayo mga kapatid, sa lahat po ng mga biyaya na tinatanggap po natin, kung atin pong lilimiin at paaraw-araw na pamumuhay na di mawaglit sa isip natin mula umaga hanggang sa pagtulog sa gabi na ang pagpapasalamat sa Diyos ay walang hinto, walang patumangga at walang puwang sapagkat ang lahat na mga biyaya na tinatanggap natin ay sa Diyos nagmumula na nararapat lamang nating tanawin ng utang na loob. Ang lahat ng mga biyaya at narinig po natin kanina sa unang pagbasa, kahit na ang mga trabaho ninyo, hanap buhay, ang inyong mga kayamanan, ang inyong mga kakayahan, ang inyong mga tinatamasa sa buhay ngayon, ang pinagmumulan ay Diyos. Paano nawawala ang isang taong hindi kumikilala sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos? Hindi siya makapagpasalamat. Ang kanyang nakikita, yung sarili,
na sa Kanya nagmumula ang lahat ng kakayahan. Yan po'y isang kabaliwan at yan po'y hindi isang katotohanan. Ang katotohanan po ng pag-inog ng ating buhay ay palagian ng may kaakibat na buong pagkilos ng Diyos ang una nating iniisip bilang pagpapasalamat. Pagkakain, Lord, thank you po, Lord. Salamat po, nakakain po ako ngayon. Salamat po, ako'y nakabangon, ako po'y nakalakad. Ako, lahat, ng lahat ng mga biyayang ito. Salamat po na kami may hanap buhay, na ako'y naka-employ sa isang kumpanya. Salamat po na ako'y nabigyan ng isang kapangyarihan, isang tungkulin na galing din po sa Diyos. Ito po'y sinasabi kanina sa atin ng unang pagbasa ng karunungan. Na ang karunungan ng isang tao ay kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang karunungan ay isang paglalakad bilang katotohanan na ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na aking tinatamasa ay sa Kanya nagmumula. Kaya bawat pintig ng ating puso sa Diyos nagmumula ito. Sa bawat pagkilos ng ating buhay, ang Diyos ang nagkakaloob na ito. Ang ating karunungan, katalinuhan, talento, yaman, ang lahat ng pinagmumulan ay Diyos. Kaya ang unang pangunahing bukang bibig natin sa araw-araw ng pagkilos ng ating buhay ay ang pagtanaw ng utang na loob sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos sa ating lahat. Kaya tayo, God who has blessed us, lagi tayong pinagpapala ng Diyos sa araw-araw ng ating pamumuhay. At atin bang binibigyan ng oras ang pagpapasalamat sa Kanya? Ang pagbibigay ng isang katuwiran sa pagtanaw ng lahat ng kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. May tukso po. Ang tukso po ay ang angkinin ang sarili lamang. Angkinin na sa akin galing yan. Angkinin na dahil kundi dahil sa akin. Yan po ay kadalasan ay ang mga kataga ng isang taong hindi tumatanaw ng utang na loob sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Kapag siya ay nagsasalita, na kung hindi dahil sa akin, malaki po yung kalapastanganan sa Diyos. Kung hindi dahil sa akin, hindi ko mabibigyan, hindi nyo makakamit ito, hindi kayo magkakaroon ng ganyang buhay. Hindi, yun po nakakatakot. Yan po isang kahangalan ng isang taong umaangkin na hindi kanya kinakalimutan ang Diyos. Ano ibig sabihin po? Self-centered person. Laging nakasentro sa kanyang sarili. If you are Christ-centered person, nakasentro ka kay Kristo, ang lagi ng iyong pangbubuyang-yang ay dahil sa Diyos. Dahil sa Diyos, kaya ako ganito ngayon. Dahil sa Diyos, hindi ko makakamit ang mga bagay na ito, kundi dahil sa Diyos, wala akong kapangyarihang ito. Kung hindi dahil sa Diyos, ay hindi ko makakamit ang ganitong tagumpay. So isang kahangalan sa isang taong umaangkin ng lahat at nakakalimutan ang pagsisentro ng kanyang buhay kay Kristo sa ating poong Jesus Nazareno. Kaya nga po sa gabi, Lord, salamat po, inabot po ako ng magdamag. Buhay po ako, malakas. Salamat po, bantayan po ninyo ako sa aking pagtulog. At sa umaga, salamat po Panginoon sa isang panibagong buhay na iyong kaloob. Sa araw-araw na pagpapasalamat at sa araw-araw ng pagtanaw ng utang na loob. Lagi po tayong may utang na loob sa Diyos, hindi sa ating sarili sapagkat wala sa atin ang sinumang nagtataglay ng pagkakaloob na ito ng biyaya kundi sa Kanya. Kaya meron tayong dapat baguhin. Kapag ang isang taong lagi ng self-centered person, gustong laging siya ang bida, hindi ang Diyos, kundi kung siya ay pabidang tao, lagi niyang pinakikita na siya ay sentro, hindi ang Kristo.
Kapag ang isang tao'y lagi nang nagbibigkas na mga bagay na parabang sa kanya galing ang lahat, hindi ito nagbibigay ng tunay na kahulugan ng pagpapasalamat, pagtatanaw ng utang na loob sa Diyos. Kahit bigyan po natin ng puwang sa mamayang gabi, Panginoon, sa dami ng mga pinagkaloob sa akin, wala ako ni kapiraso na nagsabing, Panginoon, ang lahat ng ito'y galing sa iyo. So hilingin po natin ang biyayang iyon sapagkat ang tukso ni Satanas ay kalimutan ng Diyos at isentro ang sarili. Nakakatakot po yun. Nakakatakot kapag kinalimutan ng Diyos, ibabaksak tayo ng sarili natin. Pero kapag Diyos ang ating unang pangunahin sa lahat, ang pagpapakumbaba, alam niyo ba yung pagpapakumbaba? Kinakalimutan natin ang sarili. Bagamat ang lahat ay kaloob ng Diyos, para bagang ginagawa ko ito, nagaganap ito, pero sa katotohanan, Diyos ang gumagawa nito para sa akin. Yun po yun, na ang lahat ng mga bagay na kinikilala natin na sa Diyos nagmumula, ang pangunahing tugon ng bawat araw ng pagharap natin sa buhay na idinudulot ng Diyos sa atin. Para bagang ako ang gumagawa, pero sa katotohanan, ang Diyos ang gumagawa nito at nagdudulot sa akin. So, yun po ang ningas na dapat po natin panghawakan araw-araw. Huwag ang bundok ng pagmamataas sapagkat ang pagmamataas, kapag ito'y nagiging sentro ang sarili natin, iniitsipwera natin at malaking kalapastanganan sa Diyos. Kahit narinig po natin ang unang pagbasa kanina, sa karunungan, binanggit isa-isa kung paano ang Diyos ay namamahala sa bawat isa sa atin, ang pamamahala ng kaloob niya, ang kapangyarihan na imula sa Kanya, anumang mga bagay na ating natatanggap, anumang mga kaloob na siyang nagdudulot para sa atin, ay bigyan ng isang pinakamahalagang ng tugon natin na tayo'y matuto. Hilingin natin na bigyan natin ng liwanag at karunungan ng ating sarili na matutunan natin na ang lahat ay sa Diyos nagmumula. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, labis na mapagbigay ng biyaya, kagalingan at kapatawaran ang Panginoon. Subalit ipinagwawalang bahala natin ang mga ito. Nakakalimutan natin siyang pasalamatan. Dalhin natin ang ating mga panalangin sa Kanya sa diwa ng pasasalamat. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang simbahan sa lupa, naway patuloy na hilumin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang mga may wasak na buhay, manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Atin nawang purihin at pasalamatan ang Diyos sa mga biyaya ng buhay, pananampalataya, kalusugan, kaligayahan at alab ng pagmamahalan ng pamilya, kaibigan at komunidad. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Tayo naway laging magpasalamat sa lahat ng aspeto ng ating buhay para sa pag-ibig na ibinuhos sa atin ng Diyos noong ang kininiya tayo bilang Kanyang mga anak. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamalasakit ng kanilang mga kapamilya.
Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang mga yumao, naway mapabilang sa mga banal sa pagsamba sa Diyos sa langit, manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ama naming Diyos, pinasasalamatan ka namin para sa aming mga buhay at sa bagong buhay na iyong pinagkaloob sa amin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambahan, katulad ng halimuyak ng insenso umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Naway ang aming kaloob maging si Jesucristong aming Panginoon, ang sinumang tumanggap at makisalo ay mabubuhay kailanpaman. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain na mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sariling anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose, Cardinal at Bingkula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asan sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob, umawit po tayong lahat, makisa, at lakasan po natin.
sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghaya mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso
narinig mo'y isang awit pag-ilog. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag-ilog. Ang baling ng aking diwa ay sa'yo, huwag nawang pababayaan. Masipayo, ikaw ang buntong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan, pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag-ilog. Ako'y akayin sa daang matuwid, huwag nawang pahintulutang mabighani ng panandalian at huwad narilag. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag-ilog. Sigwa sa'king kalooban, iyong masdan, pahupain ng bugso ng kalungkutan, yakapin ng buong higpit, iyong anak, nang mayakap din ang bayan mong ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag-ilog. Announcement, available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Hesukristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag na Ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. O Salutaris Hostia, quae celi pandis hostia,
Bella premunt hostilia, darobur fer auxilium. Uni trinoque domino sit sempiterna gloria, qui vitam sine termino nobis donet in patria. Amen. Lubina sa ina ng laging saklolo, inang sakdal linis, magsitayo po na. Inang sakdal linis, kami ay hihingi sa Diyos Ama namin awang minimithi. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Bayang tinubuan ipinagdarasal ang kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya tumingin ang lakat ng ating kailangan. Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak, humingin muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami. Sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito, nagkasala kami sa aming mga kapatid, nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ng aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, mawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Birheng Maria, talas sa umaga. Birheng Maria, tala sa umaga, noon pa man ay itinangi ka. Ang iyong liwanag ang takdang lulupig kay Satanas. Tao'y iniligtas.
iyong tunghan aming pananambitan at ang lupang iyong tinapakan. Tulong mo'y ilawit sa amin, Maria, ngayon at sa aming kamatayan. Ang kalinisan mo'y iginagalang naming mahina at makasalanan. Awa ng Diyos ang aming kahilingan. Birheng Maria, kami tulungan. Iyong tunghan aming pananambitan at ang lupang iyong tinapakan. Tulong mo'y ilawit sa amin, Maria, ngayon at sa aming kamatayan. Panalangin sa Nobina. Mahal na ina ng laging saklolo, buhot sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin, pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan at pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at ang mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon, mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina, na tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi. At turuan ng katurungan ang mga sa kanila'y nang aapi. At ibalik sa Diyos
ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na Ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa Langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming sinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ng kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tanging naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ang aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazareth. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa. Nang sa gayoy, maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating Ina ng laging saklolo, Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Birhen ay pinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Aming Ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masilang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi namin sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang templo ng Espiritu Santo. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa kabubuti ng iba.
Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa na mga obispo at mga pari. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay reliyoso. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay na pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo na mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling na buhay. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na mga yumao'y makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Panalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolong. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Birheng Mahal. Birheng Mahal, Birheng Mahal, ang nasa ko'y ano, di na isang kayamanan at tuwang na paparam, o Birheng Mahal, Birheng Mahal, ang samukoy ito. Si Jesus na kalumbos sa bisig, ligaya ng buhay ko. Birheng Mahal, Birheng Mahal, agad itong buhay. Ang iyong anak ay itanglaw at nang di maligaw, at Birheng Mahal, Birheng Mahal, ang nais ko'y ito. Sa hantungan nitong paglalakbay,
ay makamtan. Pasasalamat kay Hesukristo na nasa banal na Eukaristiya. Panginoong Hesukristo, na nasa banal na Eukaristiya, sinasamba ka namin, ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagkadiyos ay sumaiyo at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari nawang ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnonobena sa Kanya, ay mapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa magpakalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian at pagpapasalamat ay mapasakabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Aba, Ginoong Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Tantum ergo sacramentum venere murcernui
et antiquum documentum novo cedat ritui, prestet fides supplementum sensum defectui. Genitori, genitoque, lauset jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque comparsit laudatio. Panem de cielo praestisti eis, omne delectamento se habentem, oremus Deus qui nobis sub sacramento mirabile passiones tuae memoriam reliquisti trebue qui sumum itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iuter sentiamus, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang pangalan niyang banal. Purihin ang pangalan niyang banal. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin ang pangalan ni Jesus. Purihin ang pangalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesus sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Purihin si Jesus sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo
ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Mariang Kabanal-Banalan. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Mariang Kabanal-Banalan. Purihin ang banal at kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang banal at kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang maluwalhating pag-aakyat sa Kanya sa langit. Purihin ang maluwalhating pag-aakyat sa Kanya sa langit. Purihin ang pangalan ni Mariang Inang Birhen. Purihin ang pangalan ni Mariang Inang Birhen. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang asawa. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang asawa. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga banal. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga banal. Ang kabanal-banalang sakramento ng puso ni Jesus sa mga tabernakulo na mga simbahan sa buong daigdig ay lagi nawang makatanggap ng buong pusong pagsamba, pagpupuri at pagpapasalamat. Amen. Amen. Magsitayo po na. O Sacrament Most Holy, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine, O Sacrament Most Holy, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be Sacrament Most Holy, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be thine, be every moment thine.